Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Gospel Monday. Ngayon po ay nakabalik na rin po tayo. So last week po ay wala dahil nga po kami ay nag-minister sa Palawan. At maraming salamat po sa mga nanalangin dahil naging maayos naman po. At naibahagi po ang gospel, nakapagturo po ng maayos patungkol po sa biblical counseling at maging sa mga youth workers po nila, sila po ay naturuan din. So, thank you po. So, ngayon pong gabing ito, ating pong ipagkapatuloy muli ang ating pag-aaral sa gospel. Siyempre, naaral na po natin before yung patungkol sa Diyos, sa tao, kay Kristo. At nagsimula na rin po tayo patungkol sa faith. Okay? Dahil ito po yung response. Bahagi po ng response na yon ay faith and repentance. Hindi lamang po yun, maganda nakita po natin ang pag-aaral din regarding faith at natapos po natin ito last time. At ngayon naman, sisimulan natin ang pag-aaral patungkol sa repentance. Siguro lahat po kayo ay mag-iisip, repentance, pagsisisi o paghingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Pero ano nga ba ang tunay na pagsisisi? O ang repentance. Siguro tignan po natin yung definition na ibinigay ni John MacArthur. Sabi niya nito, true biblical repentance is a redirection of the human will, a purposeful decision to forsake all unrighteousness and pursue righteousness instead. Thus, genuine repentance involves the mind, the heart, and the will. So dito malinaw po yung pagkakahayag din ni John MacArthur patungkol po sa biblical repentance. At aaralin po natin yung kanyang definition na ibinigay sa atin siguro next Monday para mas magkaroon po ito ng mas mahabang pag-aaral pa. Pero kung ating titignan, ang gospel din na ating inaaral na ayon sa salita ng Diyos ay nagtuturo din ng tunay na repentance. Ito ay hindi lamang kasi pagsabi ng sorry o patawad dahil lamang na nahuli ka sa iyong kasalanan o dahil, alam mo yun, parang nakita ka na ginagawa mo ito kaya ka mag-sorry. At kung hindi mo ginawa yun, ay hindi ka din mag-sorry. Kundi dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos, patungkol sa mga pangyayari, ang banal na espiritu ay kumikilos din sa puso ng tao at ipinapakita ng buong kaliwanagan ang tunay na katayuan niya sa harap ng Diyos na ikaw ay nagkasala laban sa Kanya. So maganda po makita na importante po na makita ng lahat na ang tao ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos at nangangailangan siya na siya'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Dahil hindi po, hindi huhahayaan ng ating Panginoong Diyos ang kasalanan na manatili po sa buhay ng isang tao. Isa pong bagay na importante po patungkol sa repentance, ang kahalagahan nito ay dahil bahagi ito upang ikaw ay tunay na magkaroon ng relasyon din sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po magkakahiwalay ang faith at ang repentance dahil kung ikaw ay tunay na nanampalataya kay Jesus, ikaw din ay magsisisi at tatalikod sa kasalanan para ikaw ay tunay din na magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan at magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Siguro magandang tignan po natin yung 1 Thessalonians 1:9. Ito po ay nagsisi at meron pong pagtalikod at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, "For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God." Ito ay pagkilala ni Paul sa mga mananampalataya kung paano sila tumilikod sa idols at nakapaglingkod na sa tunay at buhay na Diyos. Ang repentance ay hindi lamang sorry, kung hindi ito po ay pagtalikod din sa kasalanan at pagharap sa ating Panginoong Diyos ng may pagpapasakop at pagsunod at paggawa ng kalooban ng ating Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Ating tatandaan din na walang sino man ang makakalapit at magkakaroon ng tunay na relasyon at makakapaglingkod sa Diyos kung hindi din siya magsisisi, tatalikod at kikilalanin ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang pagiging makasalanan. Mahalaga na kung ikaw ay tunay na magsisisi, kinikilala mo rin kung sino ang Diyos. Ang importante po yung tunay na pagkilala o tamang pagkilala sa ating Panginoon. Kasi alam natin lahat na Diyos, pero kadalasan maraming tao na hindi siya kinikilala na siya ay banal.
Alam lang siya na Diyos tagapaglikha, pero yung kabanalan madalas po ay naisasantabi. Importante po na kilala siya na siya ay Diyos at ikaw ay nakapailalim sa Kanya o accountable sa ating Panginoong Diyos dahil una-una siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Kaya lahat po ng tao ay accountable sa ating Panginoon, accountable sa lahat ng Kanyang mga ginagawa. Kung siya ay nagkasala, ito'y labag sa kalooban ng Panginoon at laban ito sa Kanya. Na ang Diyos ay banal at galit sa kasalanan. Galit ang Diyos sa bawat kasalanan na ating nagagawa dahil ito'y laban o pagre-rebelde sa ating Panginoon. Dahil tayong mga tao ay makasalanan, rebellious at hindi sumusunod sa kautusan at kalooban ng Diyos. At na ngayon, kung ikaw ay tunay na nagkisisi, humaharap ka sa Diyos, nagpapakumbaba ka, kinikilala ang ginawang kasalanan laban sa Diyos at humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Ang pagsisisi o repentance ay pagtalikod sa nagawa, sa kasalanang nagawa. So may understanding patungkol sa Diyos, may pagkilala siya patungkol sa kanyang sarili, sa kanyang nagawa, paglapit, pag-amin, pagkilala sa Diyos at tunay na pagsisisi na kanyang ginawa laban sa kanyang kabanalan. Pero paano nga ba tunay na magsisisi sa kasalanan ayon sa salita ng Diyos? Ano ba yung mga palatandaan? Maganda siguro makita po natin. Ano? Siguro unang bahagi ng ating pag-aaral is sorrow for sin. Sa Psalm 51 verse 17, sabi po ni David, "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise." So dito si David, kanyang kinikilala na kailangan broken siya. Okay, contrite heart, nagpapakumbaba at kinikilala ang kanyang tunay na kanyang sitwasyon at tunay na siya ay may kalungkutan sa kanyang nagawang kasalanan. Hindi lamang dito, maging sa 2 Corinthians chapter 7 verse 8 to 10, "For even if I made you grieve with my letter, I do not regret it, though I did regret it, for I see that the letter grieved you, though only for a while. As it is, I rejoice not because you were grieved, but because you were grieved into repenting, for you felt a godly grief, so that you suffered no loss through us. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death." So dito, sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto, importante na may grief, may kalungkutan. At sabi nga, godly grief. Ibig sabihin ng godly grief o sorrow ay yung tuon mo ng sorrow ay hindi dahil may kaparusahan yung ginawa mo o dahil hindi magiging maganda ang sitwasyon mo kaya ka nalulungkot. Kung hindi, nalulungkot ka sa nagawa mong kasalanan dahil ito ay laban sa ating Panginoong Diyos. Yun yung godly grief. Kinikilala mo yung kanyang kabanalan. "Lord, sorry dahil nagkasala ako sa iyo." Hindi dahil nalungkot ka dahil may nangyaring hindi maganda o dahil ikaw ay nahuli lamang sa iyong kasalanan, pero ikaw ay may kalungkutan hindi dahil sa sitwasyon, kung hindi dahil ikaw ay tumalikod, hindi sumunod sa ating Panginoong Diyos na banal. Siguro dagdagan pa po natin ng isa pa. Sabi din po sa Joel chapter 2, verse 12 to 13, sabi dito, "Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning." So dito malinaw ano, yung panawagan ng ating Panginoong Diyos na klase ng pagsisisi na meron dapat siya. Sabi dito, "And rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and He relents over disaster." So, tunay ka nga ba na nagkaroon ng kalungkutan sa iyong puso sa nagawa mong kasalanan laban sa Diyos? Na kinikilala mo ang kanyang pagiging Diyos at nakita mo na ikaw ay makasalanan kaya ka puno ng kalungkutan. So, sorrow over sin. So, pangalawa po ay confession of sin. Sa Luke 15 verse 18, sabi dito, "I will arise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven, against God, and before you." Ito'y pagsisising ginawa ng prodigal son. Siya ay may pag-amin o pag-confess na siya ay nagkasala. Hindi po lahat ay mag-aamin. Yung iba po ay magdidepensa ng kanilang mga sarili dahil
ayaw nilang makita talaga na sila nagkasala. Pero ang tunay na pagsisisi o repentance ay may confession. Maging sa Proverbs chapter 28 verse 13, sabi dito, "Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy." But who confesses and forsakes them will obtain mercy. Ikaw nga ba, kung ikaw ay tunay na nagsisi sa iyong kasalanan, iyo nga ba na kinilala ang ginawa mong kasalanan laban sa Diyos? Kinikilala mo na ikaw ay nagkasala at walang ibang dahilan, kundi ito ay iyong nagawa laban sa ating Panginoong Diyos na banal. Hindi ka nagpo-point fingers katulad ni Adam kay Eve, di ba? Sa kanya nagawang kasalanan, kundi inaamin mo, kinoconfess mo, Lord, ako po ay nagkasala sa iyo. So, mahalaga na i-confess, itaas, at sinasabi ang kasalanan mong nagawa sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo ay forsaking sin. Okay? Sabi sa Ezra 10:10-11, "And Ezra the priest stood up and said to them, 'You have broken faith and married foreign women, and so increased the guilt of Israel. Now, then make confession.'" Okay, malinaw po dito. "Make confession to the Lord, the God of your fathers, and do His will. Separate yourselves from the people of the land and from the foreign wives." Ito ay tagpo kung saan ang Israel ay nagkasala at sila ay nag-asawa ng mga foreign women, hindi po mga taga-Israel. At ngayon sila ay nagsisisi. Nakita nila ang kanilang kasalanan at nagko-confess sila sa nagawa nilang kasalanan laban sa kalooban ng Diyos para sa kanilang bayan. Ang pag-amin o confession ay isang hakbang. Ang isa pang hakbang na tunay na pagsisisi ay pagtalikod din o pag-iwan na sa kasalanang nagawa. So, fino-forsake mo ito. Kaya may kautosan si Ezra sa kanila na make confession at separate yourselves. Nag-confess o kinilalan nila ang kasalanan nilang nagawa. At kung ikaw din, ganun din ang iyong sitwasyon, kinikilala mo, ito'y may kasamang pagsisisi at iyo ding tatalikuran. Para sa konteksto ng ating passage, nag-asawa sila ng foreign women o hindi nila kalahi, o sa ating konteksto ngayon, isang Christian nag-asawa ng hindi mananampalataya. Sabi ni Ezra, confess and separate. Hiwalayan mo, layuan mo, talikuran mo. At mahalaga po ang tunay na repentance, tunay na tumatalikod. Parang kunyari, kung dati kang palomora, naging Christian ka na, tinalikuran mo na yon at hindi mo na babanggitin pa yung bagay na yun dahil ito'y alam mo na kasalanan laban sa Panginoon. Mga bisyo, mga bagay na alam natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang tunay na pagsisisi, may pagnanais ito na tunay talikuran at tunay niya nang susundan ang ating Panginoong Diyos. So bahagi ng separation po, then ay turning to God in submission to obedience. So, tunay na pagsisisi, may sorrow for sin, may pag-confess ng kasalanan, at forsake din sa kasalanan. Ito nga ba ay bahagi ng inyong sinasabing repentance? Mahalaga na maging biblical ang inyong repentance. Kung ikaw ay mananampalataya na at ngayon nakita mo na hindi bahagi ng iyong pagsisisi ang mga bagay na ating naaral ngayon, ikaw ay lumapit sa Diyos. Hingi ng kanyang awa at biyaya na ikaw ay kanyang tulungan na tunay na magsisi sa iyong mga kasalanan. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay puno ng awa, siya ay magpapatawad sa mga tao na tunay na lalapit, na may kalungkutan, na may pag-amin, at may handang pagtalikod sa kanyang nagawang kasalanan. Siguro balikan lang po natin yung definition ni John MacArthur para maganda po ang ating ending. Dahil ito po yung ating mas bibigyan ng tuon sa susunod po na Monday. Sabi nga, true biblical repentance is a redirection of the human will, a purposeful decision to forsake all unrighteousness and pursue righteousness instead. Thus, genuine repentance involves the mind, the heart, and the will. Tandaan po natin, sabi nga niya, true repentance includes the mind, the heart, and the will. Ito po yung ating aaralin sa susunod po na Monday at nawa sa makasama ko po kayo. Ngayon, tuloy-tuloy na po tayo dahil wala na naman po akong pupunta ang iba. So, every Monday po, Gospel Monday, every Tuesday, meron po tayong Doctrine Tuesday, pag-aaralan po natin yung providence of God. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin kung ano nga ba ang biblical repentance. Aming dalangin, Panginoon Ama, na sa pag-aaral po namin ng Gospel ay unti-unti po ng lahat ng nakikinig na mas lalo pong maging malinaw
kung ano nga po ba ang gospel, ano ang hatid na kaligtasan nito, kung ano din ang nilalaman ng gospel na ito. At bahagi na nga ng aming pag-aaral ay ang pagsisisi o repentance. So aming dalangin na kung ang nakikinig ngayon ay wala pa kay Kristo Jesus, kayo po ay kumatagpo sa Kanya, na makilala ka at manampalataya kay Kristo at Kanyang makita ang Kanyang kasalanan, i-repent niya po ang Kanyang nagawa at kilalanin na ikaw ay Diyos na banal. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Muli, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin ngayong gabing ito. Tomorrow po, Doctrine Tuesday naman po. Good night po and God bless po sa inyong lahat.